guys, welcome back to my channel. It's Miss Ang here, and for today's video is may itatry ako ng mga lip creams. It was sent to me in PR, so this was sent to me in PR, sasabihin ko yung thoughts ko. Yung tunay na thoughts ko sa kanya. So, kakatapos ko lang mag-declutter, hindi pa masyadong ayos yung aking vanity. Pero I want to review this item dahil sayang naman yung get up ko. Gusto ko nang i-try for everyday use tong mga lip creams na to. Kaya uunahin ko tong one ng review. So, medyo pagod na ako. Alas 12 na kaya na pa ako nag-film. Alas 7 pa lang ng umaga. And i-ready ko lang yung kanilang page. So, without further ado, gagawa natin siya ng swatch, then product review, and then yung mga thoughts ko about dun sa item. Tapos kung ano, usual, kung anong review. So, pupunta ako sa kanilang page, which is gamit yung cover photo nila is yung sinend ko na picture sa kanila. I'm glad na nagustuhan ni Miss Awilin. Siya yung CEO nung Husay na mga products, which is meron silang AHA soap. Nabubulol ako palagi doon. AHA soap, meron na silang mga parang, ewan ko kung may serum sila. Pero parang soap pa lang yun nandito. May tawas cream sila, kailangan ko rin yun dahil yung kilikili ko hindi. Melasma cream, melasma na set, meron din sila, I have that. Tapos yung hair grower shampoo nila. And then, yung itatry ko ngayon, yung kanilang lip and cheek tint. So, ito yung tatlong shade na meron dito. Wait lang, dumi na ng kamay ko. Obvious na parang naghabol ako mag-film talaga today. Kasi this is just my free time Monday. Hindi ako sumama sa husband ko. Ang dami ng message sa akin na ganito, ganyan. So, ayan, may nagkakalat pa dyan sa labi ko. Ay, labi ko nandito. And, yung packaging niya is just simple packaging. So, hindi ko alam kung ilang grams to. Pero, I think nasa mga, anong bang grams mostly. Ito, meron ako dito, Elana. It's 15 ml. So, I think nasa mga 15 to 20 ml din lang to. And, it retails for 250 pesos. So, yung links ni Husay Main, yung FB page nila is ilalagay ko sa description box in case na gusto nyo i-try yung mga items nila. Actually, hindi na to first impression kasi na-try ko na siya kanina. Naalis ko na nga yung nakapackage sa kanya ng mga bubble shrink wrap, parang ganon. Inalis ko na kanina. Chinek ko na isa-isa yung mga swatches, ay yung mga shades niya kasi looking at the packaging, yung mga shade nila na yan is some of it is hindi ganon yung itsura niya sa loob. So, hindi siya positive, hindi siya negative na iba yung color. It's more on positive side pa nga. Mas gusto ko yung kulay na kinalabasan. Kasi kung titingnan ko lang siya sa ganyan, pink, ayoko masyado ng pink. Red, parang super intense. Yung red niya, hindi po pwede pang everyday. Nude, hindi ako nag-nude dahil hindi naman, nag-nude ka lang in case na matapang or grabe yung eye makeup mo. So, ito is all natural oil-based lip and cheek tint. Hindi siya water tint. It's a lip cream. Talagang para siyang liquid lipstick na parang may onto a glossy side. Nakalagay dito sa kanilang page is semi-matte. Actually, parang hindi siya matte sa akin. More on glossy siya. Hindi talaga, tinry kong sample si Carmela. Uminom ako ng tubig kanina, nag-transfer pa rin siya sa tubig. So, explain ko sa inyo yun mamaya. Jump tayo sa packaging, doe-foot applicator. Siyempre, ang problema ko sa kanya is yung plug. I mean, yung plug, di ba pag chine-check nyo yung mga liquid lipstick nyo or mga cheek tint nyo, meron parang white na ganyan na nakakaiwan ng mga items na excess sa loob. This one is kinukuha nung takip. Ayan o, kaya nagkakalat siya ng ganyan. So, ang ginagawa ko is binabalik ko ulit-ulit yung ano para pumasok ulit yung plug sa loob. Naalis-alis siya. Ayan, ayaw talaga niyang bumalik. So, nandun siya sa loob nung takip. Kaya ang kalat niyan tingnan. So, simulan natin sa pinaka-lighter shade. This is Esther. Yun, bumalik na siya sa loob. Ayan o, natatanggal. So, si Esther, yung nude shade nila, this is their lightest shade din. Ganyan yung itsura niya. More on, parang medyo may pagka-brown, pero hindi naman siya talagang as in super nude. Nagkakalat yung kuko ko and kamay ko dun sa
shade niya. Then, we have Carmela na medyo may pagka-pink. There. And let's do a swatch. Ganyan. Pretty. Perfect for everyday. This one is siguro pag sumasamba lang ako, doon ko lang siyang gagamitin. This is Endra. Yung darkest shade nila. Na parang ano siya, more on parang, alam mo yung parang cutix na talong. Ganon. Cutix ko sa paa ngayon. Ganon yung color niya. Ganyan yung kanyang swatch. Claims are all natural, long-lasting, high pigment, 3 shades available. Descriptions, this dual-purpose creamy oil-based liquid tints gives lips and cheeks a natural color. It is all natural, long-lasting, and waterproof. So, sa claims nila na yon is na-test ko na yon kanina. Yung waterproof is, yes, it do transfer, pero may naiiwan pang pigment doon sa lips mo na pag tinak mo yung lips mo is tawag ito, kakalat siya ulit. So, meron ulit matitira dyan. Medyo tipid pa nga siya sa akin dahil hindi siya katulad kanina ni Esther na naglagay pa ako sa ibabaw. This one is naglagay lang ako sa baba, sa lower lip ko. And then, tinak ko lang yung lips ko, nag-transfer na siya sa taas. Sa ibang liquid lipstick na natry ko is pag tinak ko siya ng ganyan, kailangan ko siyang ayusin dahil hindi even yung pagkaka-apply sa kanya. But this one is hindi ko na kailangan gawin yun. Dahil once na tinak mo yung lips mo, pantay na pantay pa rin siya doon. Uminom nga ako kanina, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, tinry ko na kasi to. Magta-transfer siya sa baso pero ang dami pa rin natira sa lips ko. So yun yung gustong-gusto ko sa kanya. Si Carmela is para siguro sa akin kung pupunta ko ng mga malls, pwede ko siyang gamitin. Si Esther kanina in case na mag-on driving lang ako, pwede rin naman siya kasi parang natural lips ko lang naman siya. Glossy siya, lightweight, pero ramdam mo na may oil. Pag nagsasalita ko ng ganyan, hindi naman siya super sticky, pero ramdam mo na may oil sa labi mo. Kaya nga kanina medyo nagtaka ako kasi sinabi nila waterproof tas oil. Minsan kasi may mga liquid lipstick na pag hindi mo maalis ng BB wipes lang or ng BB wipes, ng wet wipes lang or kaya ng mga lip and eye remover, yung medyo mahirap talagang alisin, is ginagamitan ko siya ng oil para madali kasi siyang maalis. Pero this one, kanina sinabi na it's oil-based, then it's waterproof, parang medyo nangingi ako doon. And the last shade here is Endra. So si Endra yung parang medyo may pagka red siya pag tiningnan mo dyan, pero nung ginawan ko siya ng swatch kanina is parang medyo may pagka on violet, red violet, ganun siya. And this one is po pwede naman siguro siya in case mga dinner date siguro. Ang napansin ko lang kay Endra is hindi siya katulad ni Carmela na yun nga, medyo even yung pagkaka-apply. Isang swipe mo lang na ganun, isang glide lang ng ganun is tapos na. Si Endra is hindi ganun. Para siyang yung mga liquid lipstick na natry ko na in case kay Kylie o yung mga Kylie lipstick. Basta yung mga liquid lipstick na natry ko na, minsan talaga pag darker shade na is medyo may pagka may patchy, bald spot, hindi na siya even ng pagkakapantay. May ganun na si Endra. Pero yung color niya sa labi ko is ang tapang niya, bes. Nangangagat si Endra. Endra ba? Endra. So for now, I will do a product update sa description box and then sa mga vlogs ko. Gagawin ko to ng product update because ang laki ng expectation ko dito. Actually, hindi naman yan napababa yung expectation ko. Kasi dun sa sinasabi nila claims na waterproof, medyo may alam ko na yung mangyayari, parang hindi naman talaga may waterproof to. So, that's it guys. Like I said, yung mga updates niya ilalagay ko na lang sa description box. And sa viewfinder na ako nakatingin kasi tinitingnan ko yung mukha ko, ang haggard ko na. Thank you for watching. See you guys again on my next video. Bye-bye!